hindi siya mabigla. Kasi pag binigla mo siya, yung ballpen, pag binigla mo yung... Hindi, ano lang, acrylic. Magagandang mga obra, mga imahe ng kilalang personalidad na tila buhay na buhay ang dating dahil sa galing ng pagkakapinta. Kung pagmamasdan ng maigi, maituturing world class talaga ang kalidad ng mga obrang ito. Sa likod ng kahangahangang gawang sining na ito ay istorya ng tagumpay at pagpapahalaga sa sarili sa kabila ng kapansanan. Sa bayan ng San Fernando, Pampanga ay aking nakilala ang isang visual artist na talaga namang nakabibilib ang talento sa sini. Ako po si Erwin Dairy, sa akong visual artist. Si Erwin o kilala rin sa tawag na Wing ay may kakaibang kondisyon, dahilan kung bakit buong buhay niya ay nakaupo sa wheelchair. Ano po ma'am, osteogenesis imperfecta. Ang osteogenesis imperfecta o brittle bones disease ay isang rare disease na nagre-resulta sa pagkurba at madaling pagkabali ng mga buto. Dahil dito, iba ang kabuuang pisikal na kaanyuan ni Erwin. 8 taong gulang pa lamang si Erwin nang siya ay masuri ng naturang sakit. Ngunit, hindi naman nagkulang sa pagmamahal at suporta si Erwin mula sa kanyang pamilya. Lumaki mang may kapansanan at kakaiba sa lahat, pinili pa rin ni Erwin ang mamuhay ng maayos. Sa katunayan, siya ay nakapag-aral at nakapagtapos ng 2-year course na drafting. Sa murang edad ay nadiskubre ni Erwin na may talento siya sa larangan ng pagguhit. Actually, mamaya nagturo sa akin na ano lang, parang import lang siguro. Tapos, siguro dahil sa gusto ko talagang, ano, gusto ko talaga ipagpapaint. Yun na, sa internet, di ba, marami naman tutorial doon. Tapos, tingin-tingin lang, tapos gagawin mo yun. Parang unti-unti siya na, ano. Kasi kung araw-araw mo naman siya ginagawa, maano naman yun eh, para mahasa ka naman talaga. Inaming nagulat rin siya sa talento sapagkat wala naman sa kanyang pamilya ang mahilig magpinta. Nag-ensayo sa pagguhit upang malinang ang talento. Actually ma'am, yung magpipinta sa akin, ano lang eh, lahat eh, ano lang parang... Hindi ko naman alam na basta happy lang siya or siguro inborn talaga. Yun, nagpapaint lang ako dati, drawing, simpleng drawing lang. Then, ano, yung pagka, ano ko, yung siguro, yung hilig ko rin magpaint, na-develop siya ng unti-unti. More on, ano ako, mag-portraiture. Tapos yung mga, ano, gamit ko ma'am, ballpen, charcoal, acrylic. Ngayon, nagpa-pastel din po ako. Nagsimula siya bilang artist din sa sariling maliit na art and designs company na siya mismo ang nagtayo. Bagaman may mga pagsubok, maayos namang natatawid ni Erwin ang buhay. Dati kasi ma'am talaga yung work ko ano, sa art and design. Yung before pa, ano, natagal din ako sa art and science school, 2001. May 2001 na ganun hanggang 2015 daw ako nag-art and science. Tapos nung ano, ma'am, nung humina yung business, nag-ano lang ako. Bali, yung option ko na lang is full-time ako sa pagpapaint. Nagsarama ng pintuang ito para kay Erwin. Naging daan naman ang pangyayaring ito upang makapagtayo siya ng sarili niyang gallery sa kanilang tahanan.
taong 2018 nang simula ni Erwin ang pagbukas ng sariling gallery sa mismong tahanan, ang kanlungan ng mga nakabibilib niyang likhang sining. Sa puting pader na ito ay nakasabit ang iba't ibang nakamamanghang obra ni Erwin. Maliit, malaki, makulay o simpleng black and white lamang, pare-parehong maganda at punong-puno ng buhay ang bawat obra. Minsan ma'am, may kinukopya, minsan wala rin. Or nagaano talaga ako, nagko-conceptualize ako ng sarili kong design. Nice. Pero kasi pag commission kasi ma'am, minsan pag portrait, usually may lagi siya may kopya eh. Kaya, yun. Makikita ang iba't ibang kilalang personalidad na mga napinta ni Erwin. Nariyan si Apo Wang Ud, pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao, ilang mga Hollywood celebrities, at maging si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang buong araw ni Erwin ay nakatuon sa kanyang gallery. Yung everyday man pagising ko, yun. Papagawa ng kape. Meron kasi ako alagang parang parot. Tapos laruin ko muna yun before ako mag-work. Yun. Luwagang ibon. Ibon siya. Ang ano, green chick. Ano po ma'am, nag-paint lang po ako dito sa ano, sa gallery. Dito lang po ako halos maghapon. Tapos magda-drawing na ako noon, kahit ako noong pay. Yun, minsan sa social media kasi minsan doon ako kumukuha naman ng client ko minsan pag ano, yung transaction namin. Ang nakalaang espasyo na ito ay siyang lugar kung saan nagtatrabaho si Erwin. Bukod sa sariling mga obra, iba't ibang materyales sa pagpinta ang makikitang nakapalibot kay Erwin. Maaliwalas ang paligid, tanging mga tunog ng dumaraang sasakyan at kaluskos ng kilos si Erwin ang maririnig. Tahimik na lumilikha ng mga pintang para sa kanya mga kliyente at tagahanga. Nag-enjoy ako kasi yung trabaho ko, ano lang siya, parang happy lang talaga, gusto ko talagang gawin. So, di ba sabi ko, pag gusto mo yung trabaho mo, yung paglaro yun. Pag-enjoy ka talaga, so hindi ka magre-reklamo, wala ka man. Saka wala naman akong boss, hindi ako na-stress. Sa tuwing nasa harap na ng lona, hawak ang mga pangpinta. Hindi masabing saya ang nadarama. Basta kung ano lang maisip ko, yun lang ang drawing ko. So, yun. Kaya pag natapos ko yung trabaho, parang yung masaya ka kasi nakakagawa ka ng ganong klaseng obra. Tapos hindi mo ma-imagine ba't mo nagawa yun, di ba? Pero parang sabi mo, kaya ko palang gawin itong ganitong ano. So, yun. Kaya pag natapos, parang nakuha mo yung goal mo talaga. Medyo may ano rin ma'am, pero yung struggle sa ano, sa pagpapaint, usually sa akin, ano lang naman eh, pag medyo malaki yung paintings, yung minsan kasi hindi ko abot, binabaliktad ko pa, yun lang kaya medyo tumatagal kasi kailangan ko pang ibaliktad, iba ko ng position yung painting, hindi kagaya ng ibang artist, di ba, pag kaya nilang abutin yung painting. Madali lang sa kanila, sila lang mag-a-adjust. Ako, ang ina-adjust ko yung painting. Kaya yun lang pinaka-mahirap sa akin. Na, ano. Pero sa pag-ano naman, okay naman sa akin. Sanay na nga ako pag sanay ka na nag-a-adjust.
May limitasyon man sa kayang gawin dahil sa pisikal na kapansanan, walang hangganan naman ang magagawa sa mga pinta gamit ang talento at imahinasyon. Pag nagustuhan niyo po yung, minsan ma'am, may mababait na kliyente. Pag nagustuhan yung gawa mo, minsan dadagdagan ka pa eh. Ano mang hirap ang kinakaharap sa pagpipinta, baliwala naman ito kumpara sa kagalakang malaman na nagugustuhan ng mga nagpapagawa ang kanya mga obrang pinaghirapan. Tapos talaga makikita mo talaga yung ano sa kanila. Tapos makikita mo sila na talagang focus nila. Ano nila, pagmamalaki nila na akong gumawa. Minsan may nagsasabing sa akin na, sige, basta gawa mo lang. Basta nandiyo lang yung firma mo. Yung signature mo, okay na sa akin. Sabi nila. Kaya parang, yung sayang nararamdaman ko sa dito sa sa trabaho ko, yung walang yung parang okay na to sa akin. Hello, I'm Jason Sana. Thank you for watching. Aminado rin si Erwin na apektado rin ang kanyang negosyo ng kasalukuyang pandemya. Ang lang ma'am, meron naman nagpapagawa pero siyempre merong konting pagbabago. Pero yung niya ma'am, kasi yung mga client ko kasi na usually balikbayan. Tapos ang ginagawa nila pag nagpagawa, uuwi sila para kunin. Ngayon, dahil walang hindi sila makauwi, nadidelay yung transaction. So, yung dito na lang sa local, doon na lang ako alas nag-aano ngayon. Minsan, na lang, ganun sa LBC or something, napadala lang sa ito. Bago pa man ang pandemya, puntahan na ng mga lokal at banyagang turista ang art gallery ni Erwin. Before mag-pandemic, ma'am, meron naman po mga exhibit. Minsan sa mga group exhibit, solo exhibit din ako dito sa Pampanga at saka sa Manila din. May bata rin ang pumapasyal sa kanya upang magpaturo ng teknik sa pagpinta na bukal naman sa kanyang kaloobang turuan. Natuturo din ako ng mga bata. Ngunit dahil may pandemya, natigil muna ang mga ito. At sa halip, ang mga kliyente ay nagmumula online, maliban na lamang sa mga suki na niyang nagpapagawa. Nagano na ako na sa social media na nung nagpo-post ako, doon talaga ako na parang lalo na gano'y yung pagpipaint ko, doon ako talaga na parang doon nag-boost talaga yung... Talaga namang kilala ang mga gawa ni Weng, mapalokal man o abroad. Kung pagmamasdan itong si Weng, ay tila gamay na gamay na niya talaga ang buhay. Bagaman may kapansanan, sinisikap niyang mamuhay na maayos at may pakinabang sa sarili, sa pamilya at sa lipunan. Minsan pang nakaranas ng diskriminasyon dahil sa pisikal na anyo. Dati ma'am, meron diskriminasyon talaga dati. Hindi naman maalis yun sa iba eh. Kasi, pero hindi ko naman sila pinapansin eh. Before, nung bata naman talaga ako, yung bullying, kaliwat kanan yan eh. Pero pag hindi kasi, pag pinansin mo sila or di ka lumaban, forever ka nilang bubullyin. Okay. So, kaya para sa akin, yung discrimination, inano ko na yung part na ng buhay yun. Hindi na siguro maalis sa taon. Yung mga iba kasi minsan mataas yung tingin nila sa sarili. So ako, bahala na lang sila sa
ako naman, ano naman ako eh, competent naman ako sa sarili ko, na kaya ko naman, alam ko na, ano, tama, na kaya ko yung mga trabaho ko. So, meron talagang ano ganun, meron ako naranasan. Ayon kay Erwin, bagaman hindi na maiiwasan ang mga ganitong pangyayari, mas pinipili pa rin niya ang maging positibo sa buhay. Ngayon ma'am, magmula nag-pandemic, hindi na ako lumabas kasi ano eh, baka masyempuhan ako eh. Pero ano lang ma'am, dito sa ano, isa magmula nung ano, yung ano, nakilala ako yung na-televise ako sa ano, kumunti na yung discrimination para nakilala nila ako. Tapos wala na, yung parang, hindi naman sa ano ma'am, parang yung respeto nila sa mga, yun, parang sa kagaya kong ganito, sa PWD, parang tumaas na. Kaya malaki rin pa sa salamat ko. Natutuwa dahil mas sinitignan na siya ng mga tao dahil sa kanyang talento. At higit sa lahat, para kay Erwin, isa sa malaking bagay na nagbuka sa kanyang kaisipan ay ang kahalagahan ng pagtanggap sa kanyang sarili. Ang buong pusong pagtanggap sa kung ano siya bilang isang tao at pagkilala sa makakayang gawin. Dati ma'am, ngayon medyo ano na eh, kasi parang na-accept ko na yung ano ko, condition ko. Kasi nga, dati hindi ko tanggap nung bata ako, hindi ko tanggap na ganito ako eh. So, dahil na ano ko na yung na-accept ko lahat nung ano, kung meron ako. Saka alam ko naman na yung kahit na may physical condition na ano. Alam ko na may talent ako na yung iba, wala sa iba. Ano na. So, yung kaya wala akong dapat yung alungkot or something. Kaya ang mensahe sa kapwa may kapansanan. Sa mga kapwa ko pwede balik is ano lang tayo, huwag tayo mahiya and huwag na tayo matakot na lumaban sa buhay. Kasi wala naman problema yung nabibigay sa God na hindi natin kaya. So yung lahat tayo may kanya-kanya problema. Kaya ano lang tayo. Ang problema kasi yung kasi pagsubok yun yung nag-aano sa atin eh, na parang nagbibuild para maging matatag tayo. So accept lang natin ng meron tayo. So laban lang yun. Hindi mapagtatagumpayan ni Erwin kung ano ang narating kung hindi dahil sa pamilya at sa mga taong sumusuporta sa kanya. Yes, siguro ma'am, ako, para sa akin kasi ma'am, yung motivation ko is pre, yung family ko, yung mga kaibigan na yung mga nagmamahal sa akin, siyempre sayang naman pag hindi ka nag-move, hindi ka nagpatuloy sa ano mo sa buhay. So, wala kang reason para sumuko, di ba? Papasalamat din ako sa kanila kasi since birth, pinalagaan nila ako and hindi nila ako pinagbayaan. Tsaka yung mga pangangailangan ko, naging nandyan. Pag kailangan ko, alam nila na kung kailan ko kailangan yung tulong. Kaya yun ang pinag-motivation ko. Tapos, ang ano ko yung kalagayan ko kasi ang ginagawa ko nitong motivation para lalo ako magpursige kasi alam ko na kailangan ko mag-double time, kailangan ko mas higitan yung parang yung limit ko talaga yung ano ko,
gawin ko talaga. Kasi alam ko na ano eh, pag nag-stop ako, mahuhuli ako eh. Bababa. So, kailangan lang talaga na ano, maging ano lang, positive ka lang and ano lang, go on lang. So, go lang lang din. Tuloy-tuloy ang tingin at pag-asa ni Erwin sa hinaharap. Yun, plano ko lang gumawa ng maraming opera o mas pag-exhibit sa iba't lugar. Gusto ko rin sana, gusto ko rin ma-share sa iba yung talent ko. Minsan kasi nag-ano rin ako, natuturo din ako ng mga bata. Gusto ko lang magpatuloy yun. So, gusto ko lang na ano, maging ano yung art ano dito, art culture sa Pilipinas, makilala nila na magagaling ang mga Pilipino artists. Sa ngayon, sa awa at tulong ng Diyos, maayos ang kalagayan at walang gaanong iniindang masakit sa katawan. Okay naman yung health ko, medyo ang ano lang sa akin, yung dahil ang iniiwasan ko lang yung mapilayan ako. Minsan kasi madali ako mapilayan, you know, or minsan magsasakit yung katawan ko. Minsan kasi pag sinipon ako, tapos may kasamang upo yun, medyo, dahil pag ano, diba, yung mga ribs ko parang sumasakit yun lang. Pero after nun, wala na rin. Dagdag pa ni Erwin, kung ipagkakaloob ng Diyos, ay nais rin niyang magkaroon ng sariling pamilya. Mayroon mang single pa eh. Pero pag may nagkamali, pwede rin. Pwede naman. Tulad ng karamihan, meron din siyang napupusuan. Ay, secret pa mo. Secret. Bagaman may kapansanan, hindi ito naging hadlang upang maging masaya at matupad ang mga pangarap sa buhay. No, kung kahit na anong estado natin sa buhay, kung pangit yung attitude natin or mayroon tayo, ano, hindi tayo magsasakit sa atin. So, kailangan, pinaka-importante yun kahit saan pang ano mga tao. Importante yung attitude. Tunay na kahanga-hanga si Erwin Dairit. Dahil sa kanyang determinasyong mapabuti ang buhay, ganun rin ang kanyang pagmamahal sa sine. Sa bawat pagguhit ay katumbas na pagpapahalaga sa sining na siyang nagbigay ng kulay sa kanyang buhay. Ang bawat obra ay makasisigurong buong puso ang inilalaan. Obrang tatata sa bawat isa sa atin. Ako si Angela Lagunsad at ito ang istorya. The only disability in life is a bad attitude. Yeah, they against the light. Hello, sir. Hello, sir.